bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay naniniwala sa mga pampaswerte? Kayo po ba mga bossing ko ay merong negosyo sa kasalukuyan? Or kaya kayo po ay nasa inyong pong tahanan or may online business? Or kaya kahit nasa loob kayo ng inyong tahanan, gusto nyo kayo po ay suswertihin? Alam niyo po ba mga bossing ko na napakarami po mga iba't iba mga pamamaraan para po tayo suswertihin sa ating pong buhay? Pero syempre, depende po yan sa ating mga paniniwala. Kung kayo po isa sa mga fanatic sa mga pampaswerte mga bossing, ito po ang aking share sa inyo ay mainam na wag po kayong magpapawala po nito. At ito po isa sa mga napakaswerte rin po na dahon. At ito pong herbal na ito ay isa sa mga napakaraming benepisyon dulot, hindi lamang po sa kalusugan, ganun din po ang pampaswerte at pantaboy ng mga negativity sa ating sarili at sa loob ng ating tahanan. Kaya ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay merong kasalukuyang mga niraraket tungkol po sa pera. Alam niyo po ba ang ilan pa sa mga herbal na pwede po nating gawing pampaswerte upang sa ganun ay magtagumpay po tayo sa mga niraraket po natin kung kayo po ay may mga negosyo. Kung ano man po negosyo yan, ito po ay pangkalahatan mga bossing. Wala po itong inaanong negosyo na para lamang sa kainan or kaya para lamang po dito sa pagtitinda ng mga gulay, pagtitinda po ng kung ano man po yung mga pinagkakabalahan nyo or kaya mga online business o pagtatanim ng palay, pag-aalaga ng mga hayop. Marami po mga bossing na iba't iba po ang kanilang mga negosyo kagaya ng pagtatanim po ng palay, pangingisda, may mga bossing din po akong ganyan. Ganon din po yung may mga alaga silang baboy, yung mga alaga nilang mga manok, may mga ganyanin din po. Kaya ito po yung mga bossing ko, i-share ko sa inyo ay pangkalahatan na swerte ha. Ngayon po mga bossing, alam nyo po ba yung tanglad or kaya po ay lemongrass? Ngayon, ang gagawin nyo lamang po mga bossing, kumuha kayo ng 7 dahon ng lemongrass at saka tanglad. Masasya na kayo mga bossing, kumbaga hindi pa ako nakakabili po muli ng tanglad. Dahil yung mga po yung kagaya ng kinuwento ko nga po sa inyo, ang dami po naming tanglad, ay kalaki-laki. Talagang ang bilog po niyang ganyan, no? Ang daming-daming, ang laki ng bungkus po niya. Nanenok po siya kasi nasa labas po nakatanim. Talagang bilog na bilog. Talagang namang hindi po yun malalanta kasi talagang ultimo yung lupa. Kuha-kuha po bilog na bilog. Ngayon po mga bossing, ayan. 7 po lamang po na dahon ang ating pong kailangan. Pagkatapos, yan po ay ibilad nyo sa sinag ng araw. Halimbawa, gagawin nyo po siya ng Tuesday. Or na Tuesday siya gagawin. Ngayon, Monday po mga bossing, magbilad ka na hanggang alas 8. 7 lang naman po na dahon. Pagkatapos po nito, ilagay nyo po ito sa isang typewriting. Pero mga bossing, bago nyo po ilagay ito sa isang typewriting or kaya sa isang yellow pad, mag-wish ka po muna dito. Ganon din po, kagaya po na shinare ko nga po sa inyo, date muna kung kailan nyo ito ginawa, tunay na pangalan at apelyido ninyo po, pagkatapos kahilingan po dito doon sa yellow pad po natin or typewriting. Tapos sa ibaba, pagtapos na po kayo mag-wish, pangalan po mulit apelyido, tapos signature na may pataas ang pinakadulo para tagumpay po tayo. Pagkatapos po nito, ilalagay nyo po or gugupit-gupitin nyo po ang 7 dahon ng tanglad. Lalagyan nyo po ito ng konting asin lamang. Tapos titiklopin nyo po ito. Pwede nyo po itong tahian sa isang pula na tela or kaya ay berde or kaya ay dilaw or kaya ay orange. Ngayon po mga bossing, yan po ay palagi nyo pong dadalhin. Yan po ay magdudulot sa inyo ng swerte, sa inyo pong negosyo. Kayo po ay meron din mabisang proteksyon kung kayo man ay kasalukuyang may mga pinagdadaanan. Halimbawa, kinatatakutan or kaya paglabas po, syempre, paglabas nating tahanan ay hindi natin saklaw ang maaaring maganap, di ba? Para bukod po sa panalangin sa mahal na Panginoon bago kayo sumibat, bago kayo umalis, manalangin po muna kayo. Tapos yan naman po, bibigyan kayo ng proteksyon na kung ano man ang maaaring negative na mangyayari ay hindi po ito matutupad. Misa maisip nyo, ay parang di man ako sinuswerte. Yun lang po ang hindi nyo po alam mga bossing. Kasi meron na nga kayong pampaswerte. Ngayon, yung kamalasan na maaaring mapapa sa inyo, halimbawa, may negative, masamang banggitin po dito, may naganap po sa inyo,
dahil wala kayong mga proteksyon, yun po yun. Pero kung kayo po ay may proteksyon, malilihis kayo, halimbawa dito ka sana, halimbawa wala ka pang proteksyon, dito ka dadaan, dito ka halimbawa may magaganap sa inyo dito, pero kapag may proteksyon ka, dito ka mapapadaan. Yun, magiging safe ka na dito. Yun po yung ibig ko po sabihin. Yun po ang kagandahan kapag po meron tayo mga pampaswerte. At ganoon naman po sa ating mga niraraket tungkol po sa pera, ay kayo po ay kumbagay kontralugi sa negosyo. Lalo na sa panahon po ngayon. Kumbagay, para sa akin mga bossy nga, halimbawa ikaw ay magsisimula ng negosyo, ay kumbagay siguro sa isang taon na laang. Pero kung ano, maganda rin naman ngayon, kung hindi ka mapigilan ngayon, ngayong may bear. Pag tumutong ang bear, alam niyo naman po, di ba, yan eh, kasaganahan po yan, okay po yan, basta pagtungtong ng bear. Yan po kasi, huwag kayong magninegosyo ng mga Agosto. Kasi, ang Agosto po ay ghost month, ultimo po sa mga negosyo, ghost month po yan. Ibig sabihin, matumal ang tinda, matumal ang benta, ayan. Kaya, tinatawag po rin yan na ghost month, taghirap. Kaya kung kayo po isa sa mga naniniwala sa pampaswerte, ito pong 7 pirasong tanglad, tapos wishes po ninyo, tapos ay lagay nyo lamang po, gunting-guntingin nyo po yung 7 pirasong yan, tapos lagay ng konting asin, tupiin at itahi po sa pulantela, berde, or kaya dilaw, or kaya po yung orange. Kasi yan po yung mga, yung pula, takot po dyan ng mga negative. Di syempre, pag takot tayo ng negative, yung malas na yan, tayo po isuswerte. Yan na may pang-akit ng swerte. Pagkatapos, ito naman pong berde, matik po yan mga bossing ko, ay tungkol sa pera, di ba nga po? Pagkatapos, ang orange at saka po dilaw, mabilisan po yan solusyon tungkol po sa pera. Kaya po, mas mainam na huwag po kayo magpapawala po niyan. At yan po ay magdudulot po sa inyo ng swerte. Yan po ay, kumbagay, kilalang kilala na nagdudulot po ng swerte, kaya huwag po kayo magpapahuli mga bossing ko. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Kung ito po yung never nyo pa nagagawa, subukan nyo po itong gawin mga bossing. Wala naman pong kumbagay gagastos kayo ng libo-libo. Ito naman po mga bossing ay simple pero napaka-epektibo. Yun lang po guys, salamat po.